So, ibig sabihin, yung sa sinabi niyang he must increase and I must decrease, parang inamin na rin yan na talagang hindi pa na-review sa kanya lahat. Inamin niya. Ngayon, yung ibang end-time commentators, teachers, preachers, sasabihin, magkukote sila sa sermon ni Barbanam, all mysteries has been revealed. Magkukote yan. Ininasak niya. Kaso, that's a general statement. Hindi niya sinabi, all mysteries has been revealed to me, or in my ministry, or in my sermon. Generalized lang niya, all mysteries has been revealed. So, ganun na rin yung Revelation 10:7 na general. In a general sense, end time tayo yan, di ba? Natapos may panahon. Kailan pa nagsasabi ng end time? Sino mo na pa ng mga Adventist? Wala pa yung Sabadista, Adventist pa lang sila. Sabi na sila ng second coming. So, yung scoffers sa Bible, 1st-2nd Peter, where is the promise of thy coming? So, bakit sila nag-scoff? Taan taon na eh, wala pa. Mga date setters, sawa na. So, pero may tanong ako sa inyo, do you believe we're in the end time? Yes. Believe it, we're in the end time? Because we can see the signs of the times. Kahit scientists na hindi Kristiyano, they can see it's the end time. Pero, bakit di pa dumating ang end? Actually, nararamdaman din nila it's the end, pero hindi pa nila alam kung sa. Ganun din kay Barbara. Alam niya, all mysteries was already revealed. Pero hindi niya ma-exact ang detalye ng mysteries niya. Meron siyang nasisilip-silip, yan ang sinipreach niya. Pero yung details will come sa 5-4, the next ministry. I'll give you a type. Ito yung iba alam na. Moses. May sumunod kay Moses? Sino? Kali. Jesus Christ. Joshua, yung literal, physical, si Joshua. Joshua is a type of the ministry that will continue the ministry of Moses. Elijah, sino kasunod Elijah? Elisha. He is a type of the ministry that will continue Elijah. John the Baptist said, he must increase and he must decrease the ministry ni Christ. Pakibasa yung John 4:1. Ito type ng ulo. But I see more disciples than John. For in fact, Jesus baptized but his disciples. So, napansin nyo, you don't think of Jesus Christ as he is God the Father, God the Son, or some special. He is like an ordinary person there na may sarili ring church. The church ni John the Baptist, by following, at the church ni Jesus Christ, another following. Sabi niya, mas dumadami raw to, magkumukunti to. Pero baka lumilipat eh. Nagpapaliksahan ba sila? Hindi, kinikilala ni John the Baptist following ni Jesus Christ. So look at it, katulad kay Elijah, Elisha, Moses, Joshua, he must increase, I must decrease. Okay? Hindi dahil Diyos yun kinukumpara sa tao. Ah. Another man to another man, his ministry is increasing. From Brother Branham's ministry to our ministry will flourish compared sa kanya. Kasi yung magiging stagnant na lang, yung uulit-ulit lang sa sermons niya. Pero, meron tayong ministry na kung saan, from his sermons, ay makakita ka pa ng mas marami. Minsan higit pa sa sinabi niya. So minsan nagkakamali si Barbanam, sinabi niya. If a woman cuts her hair, you can divorce her. Diba? Bakit walang end time ng divorce pag nag-cut yung hair? Maraming nga end time asawa nila nag-cut yung hair. At hindi nila tinuturo. So, ibig sabihin, ayaw lang nila aminin, pwede magkamali ang prophet. So, marami pa ibang example. Ngayon, just because nagkakamali ang prophet, hindi na natin siya pakinggan. Sabi ni Barbanam, get the meat, throw away the bones. Para ka maging Berean, alam mo may tama't mali dyan, sasalain mo.
Saan galing ang gold? Saan galing ang gold? Sa lupa. Pero makukuha mo ba siya purely gold and gold? Chamba siguro yun. Chamba. Ang normal na kuha ng gold, lupa siya. Or bato. Pipisain, didikdikin, sasalain. So, nakasulat yan sa Bible. Gold refined in fire. So you hear a sermon. Sermon ni Barbara, sermon ng ibang evangelist. You check in the Bible. Tama. Hindi maliwanag, huwag muna. Pero, kapansin mo, mas malaki siguro yung gold content ng sermon ni Barbara kaysa sa mga ibang preachers. Sa ibang preachers, paikot-ikot lang sa encouragement message. So, doon ka mag-focus lalo. Pero wala tayong sinarahan, wala tayong iniwasan. Hindi tayo umiwas pakinggan si Soriano, si Kibuloy. Wala lang tayo masyadong makain na solid food yan. Puro baby food. So, doon lang sa message ni Barbanam, kaya focus. Hindi tayo Nicolaitan, hindi tayo bias. Tinignan din natin lahat. Kung may mag-claim, mas maraming pang Barbanam, sige, pakita mo. Okay? So, that's how you get the message. That's how you recognize a prophet. Kahit si Elijah, nakakamali ba si Elijah? Hindi? Wala ka lang ng reference. Nakakamali ba si Elijah? Tawin. Nakakamali. Natakot ka siya kay Jezebel, tumakbo siya eh. Di ba? Lahat nagkakamali. So, does that mean nagkakamali siya, hindi mo na siya susundin? Sundin mo pa rin siya kasi for the moment, hindi pa pumasa sa'yo ang mantle. Hindi pa lumitan sa'yo ang mantle. Si Elijah, sunod-sunod kay Elijah, kahit ano, pero dahil hindi pa pumasa, pag pumasa, inuha na siya, dahil papasa yan. So, kailangan makuha niyo. And dami-dami namin, isa lang yung mantle mo, paano na yan? Hindi, ganun yun, nag-spread out din yun. Yung spirit of Elijah went to Elijah. Something like that, the spirit of the ministry. It's the ministry, the anointing. It's the ministry. Yes. You say nothing supernatural about it, you know? A supernatural, not exhibitionist type na supernatural. Kasama na rin. Ang supernatural kasi, when you say supernatural, does not necessarily have to be exhibitionist type. Ano exhibitionist? At si Almeda. I decree to the board ng tungay ang Papa. Exhibition yun. Aaks mo ko si Saddam Hussein, ang ako sa'yo parang by the power. Ano lang siya eh? Gusto lang niya ng glory, gusto lang niya ng tawag doon, attention. Pero ang supernatural, not necessarily year after attention, like si Jesus Christ, yung magpagaling siya. Magpagaling muna. Sikreto. Sikreto muna. Diba? So there's supernatural nangyayari pero we don't have to be displaying it. We should not be after displaying it. Parang pampayabang. So figurative lang yan yung spirit of Elijah. There's a little Elijah. Ito tama ba yung sinasabi? Ang spirit hindi yan figurative in a sense. Let's define first the word spirit. Yung part of, yung dinidikita ng soul mo, you can call that a spirit. Pero a nature, you can also call that a spirit. And aura, walang soya, you can call that a spirit. Alam mo yung aura? When you put your hands on someone, may mararamdaman ka ano? That is also a spirit. So, the spirit of Elijah to Elisha, hindi yan yung reincarnation. May nagtuturo ng reincarnation, ginagamit ng person. Hindi, yung aura, anointing power of God. Transfer. Yes. Let's read Acts 10:38. Same type of God. Pag-alabas, tanong ako mga mga. Oo, baka tayo na. Nazareth, the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. So, figurative ba? Yung dumaba?
O may literal talaga mo ka? Figurative or literal? Spirit. Literal. Literal. So, let's define the spirit. Ay, yung gusto ng figurative, yung mga ano yan, yung mga saksi niyo, yung mga ano, Trinitarian, figurative niyo. Oh, kasi God yan nila, Diyos niyo, bakit kailangan pasukan ng spirit? There is a literal spirit. The spirit of God, it compasses the whole universe. And when He chose to manifest that spirit in power, you will feel that. Or if you don't feel that, it will, you will see it working. Yung sa John chapter 3, born again, you don't know where the wind is coming from, but you know it's there because gumagalaw yung leaves. So you know the spirit is there. It's literal. So if it's literal, there is an actual power of spirit from Elijah transferring to Elisha. You can transfer false spirit. You can transfer a right spirit. Exercise of the right spirit. So, dito sa ano, transference of spirit, ang Diyos ang mag-transfer. Sabi niya kay Christ, sabi ni Christ, He will take what is of mine and give it to you. Ganyan yung nangyari kay Elijah. God will take what is in Elijah and give it to another, to Elisha. Pakibasa na, Luke chapter 1, verse 17. Share naman kayo ni Berfred. Okay. Pakibasa, Luke 1:17. Berfred, ikaw naman kasi. Maraming. Ito, salamin. 100. 1:17. And he will go on before the Lord, and the spirit and power of Elijah to turn the heart of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the righteous. How will John the Baptist have the spirit and power of Elijah? Hindi siya katulad ni Elijah na kasama-sama eh. So God will take, yung binigay niya kay Elijah, bibigay niya rin kay John the Baptist. What's the purpose of the analogy? Or what's the purpose of giving the spirit? A repetition of the ministry. Because in the days of Elijah, there was a restoration. In the days of John the Baptist, there will also be a restoration. When they complete. A repetition of the ministry. Ministry ni Paul, ni Luther, ni Wesley. Nare-repeat sa time ni Barnum. Nare-repeat sa time natin. Si Barnum yung star messenger, tayo yung nakakita dun sa star. Diba nabasa mo yung star sa Bible, diba? Then, we follow the message. Kahit hindi tayo star, hindi tayo pasikat. Pero, dala natin yung message at iit pa. More than what the star. So, sino nagdadala ng truth? Makikita mo din sa spirit ng attitude. Okay. So, that means the light has to move. Yes. And who's moving the light? Yung may right attitude na. The spirit is the one moving the light. Yes. Okay, let's talk about some star. Are you familiar with the star of Bethlehem? Okay, if it's above you, can you find where the child is? Kung malayo ka pa, nakikita mo siya. Pero kung lumapit ka na directly overhead na siya, nakakatulong ba siya? Hindi. Hindi. Kailangan bumaba yung star. Para i-guide ka dun sa bahay. Pag bumaba yung star, yan na yung fivefold ministry. Mas detalyado siya mag-break ng word. Pero hindi siya sikat. Kasi si Barbara, during his ministry, sikat na sikat siya eh. Almost all Pentecostal sponsors him eh. Nag-join pa yung Trinity sa Oneness para lang sponsor siya. Kalaban lang ni Barbara nun is yung mga Protestant Baptist churches na ayaw maniwala sa divine healing, gifts of spirit. Yeah. Pero kung sa sikat, hindi siya kasing sikat ng mga ibang talaga. During his time, talagang sikat. Yan ang ibang kaano niya. May kalaban siyang sikat. May kalaban siyang sikat, si Billy Graham. Yes. Si Billy Graham. Yan ang talagang sikat. Sikat nga si Billy Graham, pero hindi among Pentecostal circle. Bumili kayo ng Pentecostal dictionary. Yeah, diba? Wala si Billy Graham. Kasi ang kinikilala ng Pentecostal Charismatic Dictionary is yung may gift, yung may power.
May supernatural power. Pag sinabi mong sikat, ibig sabihin mo, no.